Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Happy Midweek Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bawat araw ay bagong simula. Kaya huwag mag-alala sa mga planong hindi natatapos dahil pwede ka namang bumawi at magsimula muli. Pero bago mo umpisahan ang iyong gawain, paghandaan muna rin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Tumutok muna dito sa aming programa at sagot na namin ang weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV naghahatid sa inyo ng kompleto at komprehensibong ulat panahon. At dahil live yun na rin kami napapanood sa aming Facebook page, pwedeng mag-comment ng greetings o magpadala ng inyong weather-related questions. Ako si Yuni Santayas, kasama ninyo ngayong March 14, 2018. Para naman sa mga early risers kagaya ng Taho at Suman vendors, asahan po natin ang pagsikat ni Haring Araw. Yan ay sa ganap na 6:05 a.m. at ang sunset is 6:06 mamayang gabi. Samantala itong mga nakaraang araw, napakalakas ng bugso ng hangin amihan na halos umaabot pa nga sa buong bahagi ng zone. Ito kaya ay ngayon pa rin weather system na umiiral ngayong araw. Live nating makakaparam ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Sam Maldoran. Good morning sa iyo, Sam. Umiiral pa rin ba ang hangin amihan ngayon? Ano ba'y nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Magandang umaga, Eunice, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Umiiral pa rin yung hanging amihan at ito po ay nakaka-apekto dito sa may eastern section ng northern at central Luzon. Gayunpaman, asahan pa rin natin dito sa may lalawigan ng Cagayan, Isabela, at gayon din po sa Aurora ay makakaranas ng isolated light rains. Samantala, ang nalalabing bahagi na po ng bansa, kasama po ang Kamaynilaan, asahan naman po natin yung mga localized thunderstorms or isolated thunderstorms na nangyayari yan pagdating ng hapon o gabi. Patuloy ang pag-init ng ating panahon dahil maaari nga sa mga susunod na araw ay papasok na yung tinatawag naman nating easterlies. Sam, dahil sa bugso ng hangin amihan, ito ba'y magdudulot ng maalong lagay ng karagatan o may nakataas pa rin bang gale warning ngayong araw? So sa ngayon, Eunice, nag-final na tayo no, ng gale warning, bagyang humina yung ating hangin amihan. At yung gaya nga ng nabanggit natin, dito na lamang sa eastern section ng northern at central Luzon. Ngunit asahan pa rin natin na magkakaroon pa rin ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa may northern seaboard ng Luzon, gayon din sa may eastern seaboard ng Luzon. Kaya ingat pa rin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung gumagamit ng malilit na sakyan pandagat. Ito na nga yung final gale warning na inilabas ng Pag-asa dahil nga unti-unti na bumubuti o gumaganda yung lagay ng ating panahon. Kaya patuloy pa rin namang pinag-iingat itong mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat dito sa silangang bahagi or baybayin ng ating bansa. At Sam, inaasahan ba natin na sa mga susunod pang araw muling lalakas tong hangin amihan? Sa ngayon, Eunice, no, medyo nakikita natin na halos last na ito na bugso ng amihan. Although, maaari pa naman itong makaapekto halos dito na lamang sa may northern part ng Luzon. At kung gayon man at magpatuloy yung ganung pag-iiral ng amihan, ay possible na mag-terminate na tayo. At ito, kumpletuhin na natin ang ating paghahanda. Meron bang namamataan na weather disturbance ang Pag-asa sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility? So sa ngayon, Eunice, no, kung titignan natin yung ating satellite imagery, meron tayong nakikita ng mga kaulapan dito sa may malapit sa may bandang Mindanao. Ngunit hindi po natin ito nakikita na maaari mag-develop into a low pressure area. So up to 3 days nakikita natin wala naman po tayong namamataan na maaaring pumasok na LPA o bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat, Sam, sa mga binahagi mong impormasyon kaugnay sa lagay ng ating panahon at iba pang mga balita dito nga sa binabantayan natin kung meron mang sama na panahon sa loob o labas ng ating bansa. Diyan lamang po kayo magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang mga paalala.
Thank you.